What's up mga kuya at ate? Welcome na naman sa Kuya Kev's DIY Tutorial. In today's video, share ko lang sa inyo kung paano ba mag-install ng expansion bolt. Yan, ito yung expansion bolt. Sa mga ibang video ko na yung pag-install ng Dynabolt, same lang naman sila ng purpose itong expansion bolt at Dynabolt. Parehas lang siya ng Dynabolt, bali pa magbubutas ka lang din sa pader tapos ipapasok mo tong expansion bolt na to. Parehas lang sila ng Dynabolt saka yung anchor bolt. Pakita ko lang sa inyo kung ano ba yung laman nito ng expansion bolt. Ito nga pala ay 1 port ang size na to. May iba't ibang size ng expansion bolt. Ito ay maliit lang, 1 port lang to. Tapos yan nga pala, natatanggal yan. Minsan mapapansin yun nakatanggal kasi nakakabit lang yung dito eh. Tanggalin natin. Yan, tanggalin ko. Yan, natatanggal yan yung expansion bolt na yan. Yan, ganyan yung laman niya sa loob. Yan, dito pumapasok yung mga thread. Ito yung pinaka ano, pero yan, dalawa, isang set siya. Diyan po umaano yung ito, itong thread nito. Yan. Tapos ganun din sa kabila. Yan din o. Yan, ganyan yan. Isang set, ito parang pares itong dalawang to. Yung isa, may ganto. Yung isa, wala. Wala siya. Yan, kita nyo. Tapos yan. Tapos, yan, pinagdudugtong niya siya dalawa. Pinagkakabit siya dalawa. Pinag yayakap. Yan. Yan, pag pinagyayakap siya ng dalawa. Yan, nakabit ko na ulit. Tapos yung expansion bolt, mayroong butas na kung saan papasok mo yung tornilyo. Ito yung in. Dito ko ipapasok ko. Kasi ito out to, yung sa likod. Likod na to eh. Ito yung dito ko nyo ipapasok tong screw. Yan o. Diyan pinapasok. Tapos yan, makikita nyo, pag pinasok nyo yung screw, kung ano mangyayari. Kunwari, nagbutas na kayo. Bumutas na kayo sa pader. Sumut na, yan. Kunwari, pader tong kabay ko. Nakapasok na siya. Ganito yung nangyayari sa kanya. Halimbawa ito. Para makita lang natin. Para mag-lock siya. Pag pinasok mo yung screw mo, dahan-dahan bumubuka siya. Yan. Bumubuka yung itong nasa likod. Ayan. Umanga nga siya. Kaya magla-lock na siya dun sa butas nung sa pader na nilagay nyo. Yan. Ganun lang din naman sa Dynabolt. Umanga nga lang din yung dito. Yan. Pag tinanggal mo, sasara na yan. Ayan. Ito, daan-daan na sumasara. Tapos pag pinasok mo ulit, nga siya. Ayan. Kaya naglalak na siya. Kunwari, ito may kopader yan. Tapos ito yung butas. Ayan. Pag hinigpitan mo na, maglalak na yan kasi umipit na dito. Dapat yung butas mo ay pitla, saktong-sakto lang. Kumbaga 0-0 lang yung butas para hindi siya mahuhugot. Tapos ano bang size yung gagamitin natin na drill katulad dun sa mga Dynabolt, same lang din ang process. Dito natin susukatin sa pinakadulo yung ipapasok mo sa pader. Ito yung papasok mo sa pader. Ito yung pinakauna mo papasok sa pader. Dito mo susukatin yung drill bit na gagamitin mo. Tapos hanap tayo ng drill bit na gagamitin natin. Ito yung mga drill bit. Tingnan natin kung alin nung pwede dito. Subukan natin tong isang to. 3-8 siya. Tapos dito mo susukatin siya. Katulad dun sa mga video ko na about sa Dynabolt, itong bilog nito dapat malaki ng konti yung drill bit no. Ito tong lapad na to. Kaya pag gaganyan mo siya, yan makikita nyo yung kabilugan niya nitong expansion bolt, mas malaki pa yung bilog na yon kaysa dito sa drill bit na gagamitin natin. Ito nga pala yung pambato. Sa mga hindi pa napapanood yung about sa Dynabolt na video ko,
Ito nga yung, ito yung pambato, yung merong parang sima, parang pana. Ayan yung drill bit na gamit sa pambato. Tapos, hindi to pwede, itong 3/8. So, subukan natin to. Ito, 1/2. 1/2 to, itong drill na to. Subukan natin siya kung pwede. Yan. Pag tinanong mo, yan. Yung butas niya, saka itong drill. Ito, sakto, makikita nyo, may konting, mas malaki ng konti yung ano, itong drill na to. Yung drill bit natin. Kaya, maganda to. Ito, sakto-sakto to. Isang butas lang natin, siguradong butas. Napasok agad itong expansion bolt. Kaya ito ang gagamitin natin drill. Yan, tapos ganong kalalim ba ang pagbubutas? Yan, susukatin mo lang to. Simula dito hanggang dito. Hanggang dito sa drill bit natin na to, bubutasin. At lagyan natin ng tanda para hindi natin tayo lalampas ng butas. So, mag-ano lang tayong konti. Yan, adjust tayong konti. Tapos, ito, electrical tape yung gagamitin ko. Yan, ito na yung tanda. Pag nagbutas tayo, yan, pag nagbutas tayo, eh, kunwari ito, pader, bumutas tayo sa pader, hanggang dito lang. Tapos, yun, pag ano, pasok natin ito, sakto na yan. Kasi pag sinukat mo, hanggang kalalim ang iaano natin, yan, medyo maano pa siya, oh. Lampas pa. Pero mas sakto na yan. Huwag lang hanggang dito. Yung butas nyo, ito lang yung kakabit nyo, tapos hanggang dito yung bubutasin nyo, ganito kalalim. Eh, ang liit-liit nung expansion bolt na ilalagay nyo. Hanggang dito lang, sakto, pwede na yan. Basta may pasobra kang konti. Yan. Tapos yan, magbubutas na tayo. Ikakabit ko lang to sa drill. Yan, nakabit ko na siya. Ito na yung ating drill bit. Tapos, ito na yung drill natin. Dapat naka-hammer tayo. Yan, hammer. Ito na lang tayo magbutas. Yan. Ito yung nasa isa kong video. Dito na lang tayo magbubutas. Tapos ito. Yan, bubutasin natin. Yan, tama. Yan yung tunog ng hammer. Tapos, tingnan nyo ha. Hanggang doon lang tayo. Okay na yan. Okay na yung butas. Tignan nyo, hindi ko sinagad yung butas ko. Hanggang dito lang ako sa may tanda ko. Ayan. Wait up. Ayan. Hanggang dyan lang ako kasi yun lang yung sukat. Tapos lalagay mo to. Ayan. Shoot na siya. Ito, sakto lang. Sakto lang yung ano niya. Oh, napasok ko. Hanggang doon lang. Pasok na siya. Tapos lagay mo na to. Pero medyo maluwag pa nga yung pagkakaano ko dito, medyo maluwag pa. Dapat maganda yung medyo 0-0, kaya lang sa kanya hindi 0-0. Dapat paglagay mo, medyo pupokpokin mo pa ng martilyo. Pero sa kanya pumasok na, pero goods pa rin to. Tapos ihigpitan mo ng adjustable or kahit ano pa na gagamitin mo. Ito, ikot mo lang. Hanggang mag-lock yan. Yan. Nakalock na yan. Hindi mo na matatanggal basta yan. Yan. Sigurado magtatanong kayo kung pwede ba ito gamitin sa gate ng bahay nyo. Pwede siyang gamitin. Basta medyo lakihan nyo lang itong expansion bolt. Tapos kalimitan ginagamit ito sa mga bracket ng aircon. Or kahit sa mga, basta kung anong bagay na ihahang nyo, pwede nyong gamitin to. Ayan, basta yung kakabit kayo sa pader. Pang pader lang to, tong expansion bolt na to. Ito, pwede nyong gamitin to. Maganda tong gamitin. Para sa akin, mas madaling gamitin yung expansion bolt kaysa sa Dynabolt. Pero kung sa pakapitan naman, kung sino mas makapit yung Dynabolt kaysa sa expansion bolt,
Kaya kung gang ikakabit nyo ay hagdan, yung mga kailangan kapit na kapit talaga. Para sa akin, mas maganda yung Dynabolt kesa sa expansion bolt. Kasi ito, parang nahihinaan ako sa kapit na to. Pero yung Dynabolt, pag kinapit mo yun, mas malakas. Pero maganda rin to siguro sa mga TV o ganyan. Yung mga magagaan lang, maganda siya. O kaya lalakihan mo siya. Isa pang kagandahan pala ng expansion bolt kesa sa Dynabolt. Yung Dynabolt, pag kinabit mo, bago mo siya matanggal, kailangan mo basagin yung pader na pinagbutasan niya. Ang expansion bolt, palalakihan mo lang konti butas, mahuhugot na to. Ayan lang ang kagandahan sa expansion bolt. Not pwede mo siyang matanggal. Hindi katulad ng Dynabolt, may hirapan kang tanggalin siya. Ayan yung pagkakaiba nila ng Dynabolt at expansion bolt. So mga may gusto magtanong, comment lang kayo sa baba at susubukan ko masagot yung mga katanungan nyo. Hanggang dito na lang tong video na to. Please subscribe to my channel at pakishare na rin tong video na to. Hanggang dito na lang. Peace out.